Hi guys! This is Anahai and welcome back to my channel. So para sa video natin ngayon, i-review natin yung pinakabago ni Sunny's Face, which they call the Fluff Matte Nude-ish Collection. So if you wanna see the swatches and of course my first impressions, please keep on watching. I was able to receive yung kanilang PR kit the day of the launch or the day after the launch. Pero guys, I do not know if you have watched that vlog. Hindi ko man nagustuhan yung kanilang latest release, which is the Sunny's Lip Dip, kasi medyo mabilis siya matanggal sa akin. Nagustuhan ko yung una nilang nirelease na Sunny's Face Fluff Matte. And itong mga bago na nandito sa loob ng PR kit nito are also the same formulation ng Fluff Matte. And alam nyo naman ako, pag mga ganitong shades, ito talaga yung madalas kong ginagamit. So open na natin siya. Si Sunny's Lip Dip kasi kaya hindi ko ganun nagustuhan. It's because yun yung kind of formulation na hindi tumatagal sa lips ko. So it's just by preference. And si Fluff Matte, sobrang opaque ng mga shades. Ang ganda ng color selection and of course, nagtatagal din sa akin. We have this card, tapos may note. And of course, lagi sila nagsasama ng ganito. Parang kind of like a brochure showing all of the shades na available. Tapos, we also have the swatches right here and ayan. Ito ata yung nakita ko na pinost ni Georgina Wilson. Ayan, sa IG niya. Nude-ish siguro kasi dahil the shades are not totally nude na nude. Kasi may iba-iba kasing klase kasi guys ng nude. May brownish nude, reddish nude, pinkish nude. Here are the products. Tatanggalin ko rin siya mamaya dito. I think mas okay yung ganitong klase ng PR where you get a reusable bag. Kasi itong mga reusable bag na to, mas magagamit siya kaysa dun sa mga usual na boxes. Pag tinanggal natin yan, mapapakinabangan ko pa yung bag. And this is a nice bag for toiletries, when traveling. Set aside lang natin. There are 6 shades in this nude-ish collection and 345 pesos each. Pero i-compare ko siya dun sa nauna nila, which are here. Ito yung mga nauna nila na fluff matte. Here's a closer look of the box. Ayan guys. And it just says Sunny's Face dito sa harapan. Sa gilid, you have the ingredients. Their website, which is sunnysface.com. Made in PRC or made in China. Paraben-free, cruelty-free, and then it contains 3.2 grams sa kanyang lipstick bullet. Also, the expiration is 2019, 20, 21, 22, 3 years after opening. And here you go. Ganyan yung itsura ng bullet niya. So, parang sobrang simple, di ba? Pero, nandito sa taas yung nakasulat na Sunny's Face. Nakikita nyo ba? Ayan. And then, sa ilalim, you have fluff matte and then yung shade, content. Pag pinagtabi mo yung bago dun sa luma, parang magka-itsura lang sila. Pero, pag tiningnan mo talaga closely, especially sa logo, ito yung luma nila and then ito yung bago nila. I do not know kung kita, pero medyo nawawash out ng konti. Naka-emboss, tama ba? Yung dito sa bago nila and then dito, naka-print. Tapos, the shade name is also so nandito sa baba. Yun lang talagang difference sila sa packaging, yung logo lang sa taas. When you open, this is the new na fluff matte. Sobrang smooth ng kanyang mechanism sa pagka-bullet lipstick. You won't even hear a click pag nasagad na siya, but then pag sasarado mo yung kanyang packaging, ayan siya. Yan. Also same dito sa luma nila, ayan. Smooth din yung mechanism and then you have to hear that click para malaman na naka-close na. I am super excited to do the swatches kasi nagustuhan ko yung una nilang formulation for the fluff matte and hindi ko sure kung it'll be the same formulation pero malamang siguro, no? And of course, these are the shades na talagang sinusuot ko. Yung tipong hindi ka na mag-iisip kung anong isusuot mo na shade because they're very wearable and ito yung parang madalas natin sinusuot for daily. Open ko lang muna sila lahat out of the box. Ang tawag nila dito is fluff matte, a weightless modern matte lipstick. And then I look dun sa website nila, parang ang nakalagay dun, pwede rin daw siya sa eyes, sa cheeks, and for the lips. So hindi lang siya mainly for the lips. Though it is a lip product, ganun nila minamarket, pero pwede rin for the eyes and for the cheeks. Alam nyo guys, tinanggal ko lahat ng takip nila kasi pumipili ako ng first impressions natin. Pero pag tiningnan mo sila ng ganyan, ang hirap malaman nung difference regarding sa shade kasi parang halos magkakamukha talaga sila. Ayun o, ipapakita ko sa inyo. Medyo dahan-dahan lang kasi baka maputol ko sila. But to be honest, they all look brown to me. Sorry, pero ayun talaga. O, tingnan nyo. Meron lang ang lighter shade ng brown. Meron mas konti, medyo ng pink. Pero ang hirap mamili pag ganito yung selection. So, tinitingnan ko, maybe dito ako kay on repeat. Kasi ito yung medyo may pagka-pink and not totally brown. Itong si Milk Tea yung pinaka nakikita ko na parang, oh, parang siyang dark shade ng foundation. Wait lang, isusum natin, guys. Okay, so I have on repeat and ito yung first impressions natin. I have nothing on my lips and diretso ko siya na ilalagay. Madali naman siyang i-apply and sa unang glide medyo mas ramdam ko yung friction pero once na nag-heat up na yung dulo mas madali siyang i-glide sa lips. Now for the upper part,
ayan na siya. Kung medyo may line yung lips nyo katulad sa akin, I do not know if you're going to see, medyo nasiskip niya ng konti. And for me, this is around 90-95% opaque. Pero parang gusto ko pang patungan na isa pang beses just to make it more opaque. Hindi ganun ka-moisturize yung lips ko ngayon. Pero hindi naman ako nahihirapan i-apply sila. Siguro kung mas moisturize yung lips ko, mas madali pa lalo. And yun nga, it's also opaque. Like the first time I tried it, I think it is the same formulation ng Fluff Matte. Concern ko kasi baka mamaya iba yung formulation or may in-improve sila, ganyan. Pero it feels light on the lips. As in, hindi nagdidikit yung lips ko pagka gumaganito ako. Magaan siya. Also, to mention, wala akong nalalasahang aftertaste or parang wala naman ako naaamoy sa kanya. Wait lang. Parang wala akong naaamoy sa kanya. Itong si On Repeat, okay siya sa akin. Hindi naman ako mukhang masyadong nude o masyadong dull tingnan. Minsan kasi yung nude, you have to find the right shade of nude-ish for you kasi kung hindi, it may look dull or mukha kang patay. I have some wet wipes here. Pero alam nyo, mandali itong matatanggal as in. Ayun ah. Kasi ito naman talaga yung formulation nito. Para siyang velvet matte. Hindi naman siya katulad ng mga liquid lipstick na sobrang hirap tanggalin. And for me, okay lang itong mga ganitong klaseng formulation. Okay lang mag-reapply. Basta naman yung wag masyadong too frequent na mag-apply. And nung ginamit ko yung fluff matte before, in fairness, nagtagal naman siya sa akin. Hindi katulad ng Sunny's Lip Dip na parang wala pa akong ginagawa. Mabilis siyang matanggal. On my lip condition, hindi ko alam sa iba kung mabilis din siyang matanggal o baka sa akin lang. If I am to compare si fluff matte and si lip deep kay fluff matte ako. Let's try the other shades. Next, we have Milk Tea. This is very intriguing kasi pag tinignan mo talaga siya, para siyang dark shade ng foundation o sobrang brown. Sana hindi siya tsakang tingnan sa akin. Oh, interesting. Hoy, in fair ah, hindi ito yung ini-expect ko na kulay na lalabas dito. And if you're going to look at the color sa bullet, pag nakalagay pa siya dyan, it is darker than when applied on the lips. Mas nag-light siya, mas naging medyo parang ang dating pa nga niya is may konting tint ng pagka-peach. O siguro medyo nakikita niyo pa yung kulay talaga ng lips ko. Now for the shade, I would say na mag-a-apply ako ng pangalawang layer kasi ito, nakikita ko pa yung kulay ng lips ko. This is around 80% opaque. So I'm going to add a second layer. Hindi naman siya sobrang kikitingnan if may second layer. Nagustuhan ko siya kasi ito yung pinakatakot akong gamitin sa lahat kasi pag tiningnan mo, parang ito yung hindi ko makakasundo. Pero surprisingly, maganda naman siyang tingnan. Again guys, this is in the shade Milk Tea. Next, ito yung napili ko kasi bukod dun kay Milk Tea, ito yung isa sa mga pinaka-faint na shades pero ito parang faint pink. This is in the shade Baby Spice. Parang medyo purplish yung dating niya sa akin. Tsaka parang hindi niya natatakpan ng sobra. O baka ito yung pinakamalapit yung shade sa skin tone na aking lips. Definitely not as opaque as the other shades. Pero try natin na takpan pa ulit o dagdagan. Siguro kaya ganun, ito siguro yung parang my lips but better na shade sa akin out of dun sa mga natatry ko na una. Same as the first two, still feels light pero hindi ako ganun ka-impressed sa kulay niya. Again guys, this is in Baby Spice. The rest to me, they all look brown. Parang isang shade lang talaga siya pero itry natin isa-isa. This is in Casual. Wow, gusto ko to. Ito guys, parang kahit hindi ko na siya patungan, okay na ako dun sa opaqueness niya. And nagustuhan ko siya, mukha lang siyang parang brown na ganito at not as interesting as the other shades. Pero parang mas nagustuhan ko pa to dun sa pinakauna kong bet na kulay in On Repeat. So parang nagtatalo sa akin si Casual and On Repeat. And just one layer, okay na okay na. Again, this is in Casual. Next, we have Baby. Parang same yung opaqueness niya with Baby Spice for me. Pero mas brown lang siya. Kaya mas kita sa lips ko. Pero yung level ng opaqueness, mga around, ilang percent ba sinabi ko dun? But sa same level of opaqueness.
ito, medyo magdadagdag pa ako ng isa pa uling layer. So this is how it looks on me, and ma-brown to guys, but not bad. Hindi siya pangit na tingnan o masaguan tingnan yung pagka-nude. And lastly, itatry natin yung darkest shade available. This one is in brunette. Nung nakita ko siya kasi dun sa swatches na kasama sa PR kit, siya yung pinaka-dark. Yes, I think it is yung darkest na nude na available. This one also, kahit isang layer lang, kitang-kita ko na yung totoong kulay niya. And to be honest, wala akong shade na nakita na mukha akong patay or sobrang dull for my skin tone. It fits my medium Pinay skin tone. Yun kasi talaga yung concern ko na in a nude collection, sometimes pag masyado siyang nude, it looks, yun nga talaga, wala talaga akong best way to describe it. Mukha ka talagang patay o namumutla. Walang ganong nangyari dito sa collection na to. Nagustuhan ko silang lahat. But siguro yung least sa nagustuhan ko is si Baby Spice, yung pinakamalapit sa shade ko. Pero kasi diba sabi nga nila nude. So, dapat talaga mas malapit sa shade ng lips mo. Pero hindi ko siya ganung nagustuhan. Medyo nagpa-purplish, Baby Spice. Baka kasi yung combination ng shade niya and then yung kulay ng lips ko hindi lang ganun kaganda. Baka it's just the color of my lips. And also, may isa yung sinasabi ko na brown. Hindi ko ata nasabing shade niya kanina, si Birthday. Yung sinasabi ko na brown na parang same siya ng level ng opaqueness ni Baby Spice. So, itong dalawa na to, I would skip. Again, Birthday and Baby Spice. Kung unang tingin ko pa man din dito, sabi ko pa man din ang gusto ko, si Baby Spice. Pero kasi minsan, iba yung kulay sa swatches, iba na pag na-apply mo sa lips, iba din pag nilagay mo sa arms. Kasi sa arms, para lang siyang white canvas, pero kasi pag nasa ibabaw na ng lips, yung kulay ng lips mo plus the color of the lipstick will change the shade. Parang ganyan. And yung pinaka gusto ko, shucks, ang hirap pumili. Lahat na sila. Magaganda kasi talaga. Now, kung marami na kayong masyadong nude sa collection ninyo and naghahanap kayo ng kakaibang itsura ng nude na hindi ko pa personally nakikita sa ibang collection, it would be milk tea. Kakaiba yung pagka-brown niya. Sa unang tingin, parang, pero pag nakalagay na sa lips, ang ganda niya. On me, hindi ko lang alam kasi depende rin talaga sa kulay ng lips nyo. Depende sa canvas. This is a definite must-buy si Milk Tea kasi nga kakaiba yung shade niya. But itong apat na to, ang hirap talaga mamili, to be honest. Parang ayoko nang pahirapan yung sarili ko na sabihin ko lang na skip for the two and then the rest, I think, goodbye. And also, guys, wait lang I wouldn't be doing a wear test for this one. Pinakita ko lang talaga sila sa inyo because na-try ko na sila and they are regular lipsticks pag kumain ka, pag uminom ka, they will transfer. They are not transfer-proof, kiss-proof. Para siyang Maybelline Creamy Matte talaga. Isa swatch ko lang sila dito sa kamay ko. This is in Baby Spice. Now with that, you also have to remember na, of course, they are already matte to start off with. Medyo nagda-dry lang pa sila ng konti throughout the day. So if you have really dry lips, siguro mas maganda na mag-lip balm ka muna. Kasi throughout the day nga, mas nagda-dry siya lalo. Pero sa akin na, comfortable siya sa lips kahit nag-dry out na. Yung tipong nag-set na siya, hindi naman niya na-accentuate yung mga lines ko sa lips. Next, we have Birthday. Ang ganda kasi niyang iswatch, as in kahit itong dalawang hindi ko nagustuhan. Ang ganda niya tingnan dito, siguro yun nga lang talagang combination ng kulay ng lips ko tsaka nung lipstick ay hindi nagkatama. Next we have Brunette, Casual, Milk Tea, and last but not the least we have On Repeat, yung pinakauna ko. I-trinay. Ang gaganda nila. Feeling ko kung mas maputla yung lips mo o mas maputi ka, mas mabebetan mo si Baby Spice and si Birthday. Pero, ang ganda ng color selection. Tsaka ito talaga yung mga shades na hindi ako mag-iisip kung isusuot ko ba o hindi. Zoom ko lang. So, ayan guys. They are matte and lalagyan ko na lang sila ng shade names sa screen. Hindi ko na kayo pahihirapan pa for 345 pesos. I think they are worth the buy. And if you have medium skin tone like me, makakahanap kayo dito ng babagay sa inyo. Again guys, I like the formulation, the color selection, and of course, yung longevity nito maganda for a regular lipstick as I have tried before. Dun sa mga naunang fluff matte, hindi ko lang talaga sila nagawa ng reviews. But, huwag nyo rin namang iisipin na sobra-sobra nagtatagal sila because they are like regular creamy lipsticks. Pag may ginawa kang activity that involves your lips, matatangal at matatangkal siya. I hope you guys learned something from this review, and if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!